go for a ride again. We're going to Urdaneta to do some gawin natin. Basta, ano lang, chill ride lang. Okay. Samahan nyo ako ulit. Urdaneta tayo. And good thing, meron tayong magandang weather today. So, mainit. So, okay lang yan. Kesa umuulan. Okay. Let's go. Unleaded. Oh, may pinaybayadan ka. Ayun. Bypass road na naman tayo papuntang Urdaneta, amigos. So, ayun. Panahon na naman ng paggilad ng palay kasi kaka-harvest lang po nila, no? Ganyan po dito. And I bet
some of you guys medyo hindi kayo familiar sa ganito dahil sa city hindi naman ito ginagawa, no? Most especially sa Manila. So dito, yan, magbibilad sila ng palay sa along the highway. Kasi syempre mas mahal kung magano pa rin sila sa drying mill. So yan na lang. Kapahan mo. Para wala nang gagastusin masyado. So yan ang ginagawa nila. Okay naman. Eh, not to mention na yung Pangasinan is talagang nagpo-produce ng sobrang init ng araw. Kaya maganda magpatuyo dito. Most especially yung mga matuyo na mga isla. Yan, mga ganyan, mga palay. And one of the things also, amigos, no, maganda dito, mag-farming yung solar energy. Kasi, as I mentioned earlier, maganda talaga ang tinag ng araw dito sa Pangasinan. Maganda. Dito, kung mapapansin nyo, napakainit talaga sa Pangasinan. And kaya nga tinawag itong Pangasinan dahil production ito ng I'm not sure if it's accurate na isa sa mga production daw dito sa Pangasinan is yung asin, kasi asin galing sa dagat, pinapatuyo nila kaya Pangasinan, so sabi diba. I'm not so sure. So yun, yung mga ganun kubuta na yun, yung mga kuliglig, yun yung ginagamit nila dito para sa farm, most especially. Dito tayo ulit. Alay.
Ngayon, lahat natakot na yung kalsada. Hinahina tayo. Baka may disgrasya tayo dyan. Iwas na lang tayo. Ayun. So ito yun oh, Pangasinan State University yung masasakyan dyan. And dito sa kaliwa ko papuntang Urdaneta yan. So doon, pabalik asing ganyan. Dito tayo.
Ang grabe sa init.